Yo, dahil marami nagre-request ng tutorial, ito naman yung pag-aaralan natin ngayon. Hatiin natin to sa dalawang video. Una, yung pang-offlane na Cho galing sa gameplay ni Benny Cutie. Pangalawa, yung pang-roamer na Cho naman galing sa gameplay ni Rafflesia. At saka yung post-4 na Cho galing sa gameplay ni Haji. Ito nga din pala yung timestamp ng video to. Unahin natin yung mga laning tips pag mag-offlane Cho ka. May tatlong laning techniques akong nakitang ginagawa ni Benny Cutie. Umpisahan natin sa pinaka-basic, yung lane freeze. Ano ba yung lane freeze? Lane freeze yung tawag pag hindi mo ginagalaw yung minion wave para magstay lang sila sa isang location. Bakit mo kailangan mag-lane freeze sa laning phase? Pag nag-clear ka lang kasi ng wave kahit na lamang ka sa kalaban, same lang yung makukuha nyong XP at saka gold. Unless mapatay mo yung ka-lane mo. Kaya para ma-deny mo yung XP at gold sa ka-lane mo, ang pwede mong gawin ay mag-lane freeze ka para mag-stay lang yung minion sa gitna. Tapos i-zone out mo naman yung kalaban mo para hindi siya makakuha ng XP at saka gold. Ang problema lang dito, pag marunong yung ka-lane mo, ang usual na pangontra dito ay lalapit lang sila pag mamamatay na yung minions. Saka nila lalasitin gamit yung mga skills nila. Tapos back na lang ulit sa tore. Dahil sa gantong counter, dito na papasok yung pangalawang technique na ginagawa ni Benny Cutie. Kinakast niya yung dalawang Jeet Kune Do pag mamamatay na yung Sage Minions. Para matakot na lumapit yung kalaban kasi mananakap mo siya, tapos pag pinilit naman ng kalain mo na lasitin pa rin yung minions, good trade sa'yo yun kasi mapapalaw mo yung HP niya at mapipilitan siyang umuwi parang yung nangyari dito. Pinilit ni Hesang kunin yung Sage Minion. Ang naging kapalit, naging sobrang low ng HP niya at napilitan na siyang mag-recall. Kaya lumamang na si Benny Cutie sa lane. Bakit pag mamamatay na yung Sage Minion saka ka mag-Jeet Kune Do? Sage Minion kasi yung may pinakamalaking XP at gold na binibigay sa minion wave. Kaya kung madedenay mo yan sa kalaban, lalamang ka talaga. Yung huling technique naman ay yung pag-hold ng aggression ng mga minions para hindi sila pumunta sa tore. Bakit natin pinipigilan makaabot sa tore yung mga minions? Kasi pag napatay ng tore yung mga tirang minions, manyu-neutralize na yung lane. Ibig sabihin, yung next wave, sa gitna na ulit magsasalubong yung mga minions. At dahil dyan, mahihirapan ka na namang dinayan ng XP at gold yung ka-lane mo. Kasi pwede lang siyang lumasit, tapos bumak sa tore niya. Hindi tulad pag hinold mo yung minion, pwede mong ilayo yung encounter point ng mga minions para mas madali mong ma-zone out yung kalaban. Nagagamit din to pag tangka kung kailangang umuwi o namatay yung XP or gold laner nyo. Pwede mong i-hold yung aggression ng minions hanggang makabalik yung XP o gold laner nyo. At least dito walang nasayang na minion wave. Pero next video ko na i-discuss yung mga tips na pang tank. Focus lang muna tayo sa offlane. Dahil alam mo na yung laning techniques, ang susunod na tanong ay kung mag-gold lane ka ba o mag-XP lane. Well, nag-work pa rin naman yung XP lane na Cho. Mas favorable nga lang kung mag-gold lane ka. Bakit? Una, sa meta ngayon, sustain hero yung mga nag-XP lane. Yung tipong fighter o kaya mga tank. Tulad nila Tamus, Barats o kaya Esmeralda. Natural lang sa kanila yung pagiging makunat, kaya siguradong mahihirapan kang i-burst sila. Pero na lang kung masisipa mo sila sa tore. Pero syempre, habang tumataas yung rank mo, mas gumagaling din yung kalaban. Kaya hindi na ganun kadaling gawin yung mga ganyang outplay. At kahit magawa mo yan, may chance pa rin na makasurvive sila dahil may sustain sila. Iniisip mo siguro, di babawasan ko muna yung buhay bago ko combohin. Well, magandang idea to. Kaso, kung makikipag-trade ka ng poke sa mga sustain hero, malaking chance na malugi ka lang. Kasi kahit mabawasan mo sila dahil sustain hero yung kalain mo, may way sila para mabawi yung nabawas mong HP. Samantalang ikaw, may maliit na shield ka lang galing sa Shunpo. Kaya, imbis na makipagmatigasan ka sa XP lane, bakit hindi ka nalang mag-gold lane? Doon, ang kalaban mo ay mage o kaya marksman na mahina sa early game. At least dito, matitake advantage mo yung burst combo mo at yung outplay potential galing sa Shunpo mo.
Pagtapos ng laning phase, dahil sa napakataas na mobility ni Joe, mahati na ngayon yung responsibility mo sa dalawang bagay. Una, sa pagresponde sa clash. Pangalawa, sa pagsalisi naman ng push. Kaya ang susunod na tanong ay, kailan ka dapat mag-push at kailan ka dapat sumama sa clash? Well, wala naman talagang tamang sagot dito kasi depende yan sa sitwasyon. Pero para mas matulungan ka makapag-decide, tignan mo yung minion flow. May parating bang wave sa ipupush mong tore? Nakashove ba yung lane para if in case matalo man kayo sa clash, hindi kayo mapupush kagad. At ang pinaka-importante sa lahat, syempre bago ka umalis sa lane, make sure na na-clear mo na yung wave or na-cut mo na yung wave. Kung wala kang idea sa wave equilibrium, isingit ko lang yung maiksing part ng Benedetta tutorial ko dito tungkol sa pagka-cut ng lane at sa minion flow. Ang pinakamadaling paraan para malaman mo kung nasa na yung minion sa ikakat mong lane ay tignan yung minion nyo sa opposite lane. Kasi mirror lang naman yan. Kaya kung magkakat ka sa bot lane, titignan mo kung nasa na yung minions nyo sa top lane. Tapos kung magkakat ka naman sa top lane, titignan mo kung nasa na yung minions nyo sa bot lane. O kaya para mas madali, lagyan na lang natin ng timers o ng oras. Kung basic cut lang naman yung gagawin mo, kailangan bago mag 25 o kaya 55 nakapwesto ka na. Kung mas risky naman yung gagawin mong cut, kailangan 15 o kaya 45 nakapwesto ka na. Mas risky to kasi mas malalim yung pwesto mo pero mas malaking oras din yung nababay time mo para sa mga kakampi mo. Tip lang, gagawin mo lang yung gantong cut pag alam mo na nasa kabilang side yung jungler ng kalaban. Pag yung gara pa lang cut naman yung gusto mo, dapat mga 10 pa lang o kaya 40, nakapwesto ka na. Ang maganda dito, nakakat mo pati yung mga mid lane na minions. Kaso sobrang risky nito kasi nakikibase ka na sa kalaban. Kaya nagagawa lang to pag medyo late game na, at least may gamit ka na para isustain yung sarili mo. Dahil napakasikat ni Cho, malamang may idea na kayo sa skills niya. Kaya this time, imbis na ipaliwanag ko yung skill mechanics niya, ipapaliwanag ko na lang yung mga important information ng mga skills niya. Unahin na natin yung paboritong gawin ng mga TikTok Cho dyan. Yung pagsipa nila, magre-recall sila, o kaya gagamit ng emote. Well, wala namang masama dito. Kanya-kanya namang playstyle yan. Ang problema lang na nakikita ko dito, una, wala naman tong damage. Pangalawa, naka-cancel nito yung auto-basic attack na gagawin sana ni Cho sa pagitan ng ulti niya pag nakadikit ka sa target. Sayang tuloy yung potential extra damage. Tingin ko isa din to sa mga dahilan kung bakit bihira nating makitang ginagawa to sa pro scene. Kahit na usong-uso yung mga pagtipi-tipi sa MPL, sobrang dalang mo lang makikita yung gantong move. Bukod dito, kaya din sayang kasi natitrigger din ng basic attack na yun yung passive ng Heptasis, Endless Battle, sama mo na din yung Concussive Blast kung nakatank emblem ka. Imagine, sobrang daming damage yung nadidelay kasi gusto mo lang ipagyabang yung recall mo na free lang naman. Meron din naman kami yan. Pero syempre, depende pa rin yan sa trip niyong playstyle. Take note nyo lang din na nag-auto basic attack lang pag medyo dikit ka sa kalaban pag sumipa ka. Kaya kung medyo malayo ka naman nung sumipa ka, sige, pwede mo nang ispam yung TP mo. Sunod naman natin yung mga skill na pwede mong gamitan ng Flicker. Una na dito, yung pangatlong skill 1 mo, pwede mo tong sabayan ng Flicker para lumayo yung range niya. Kung napapaisip ka, bakit ko papapahirapan yung sarili ko, pwede naman na mag-Flicker, saka na lang mag-skill 1. Well, pwede mo ang gamitin yan, kaso pag ginawa mo yan, masyado kasing matagal yung cast animation ng skill 1 mo. Kaya pwedeng-pwede pang mag-react yung kalaban at ma-dodge yung skill 1 mo. Hindi katulad pag kinast mo yung flicker habang nag-skill 1 ka. Pag teleport mo sa kalaban, wala nang cast animation, diretso knock up siya kagad. Pwede mo din tong gawin patras. Maganda tong gawin pag hinahabol ka ng kalaban tapos malapit ka na sa tore para maipwesto mo din yung ultimate mo. Pwede kang mag-skill 1, flicker, tapos ulti papasok sa tore. Sunod natin yung ultimate mo. Pwede mong gamitin yung ultimate mo tapos mag-flicker ka sa opposite side kung saan mo gustong patalsikin yung kalaban. Kailangan nyo lang i-take note na dapat nasa range na ng ultimate mo yung target bago mo gawin to. Parang ganito.
dito ko siya gustong patalsikin kaya dito ko gagamitin yung Flickr. Pumunta naman tayo ngayon sa base form ng combo ni Cho, yung Jeet Kune Do palapit tapos sipa. Kaya imbis na gawin mo yung normal na with TP, bakit hindi mo nalang hayaang mag-basic attack si Cho para tumaas yung damage output mo? Speaking of damage output, mas mataas din yung damage ng basic attack mo kung mag-shushun po ka muna bago mo gamitin yung Jeet Kune Do. May bigay kasing plus 40 penetration yung Shunpo sa next basic attack mo. At para mas mapataas pa yung damage ng kombong to, dahil nagre-reset yung cooldown ng Shunpo pag tumama sa enemy hero, yung huling part ng Jeet Kune Do, bakit hindi tayo mag-double Shunpo? Dalawang Jeet Kune Do palapit, Shunpo, Jeet Kune Do ulit para sa knock-up at saka para ma-reset yung Shunpo, ulti, hintay ng automatic basic attack, Shunpo ulit para pagtapos ng ulti mo may penetration ulit yung next basic attack mo, ulti, tapos basic attack. Dito lang iikot yung basic combo ni Cho. Ginagawa na lang siya ng variation depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Katulad ng Jeet Kune Do Flickr pagka malayo yung target sa kakasisipa, o kaya naman pagbitin or misposition yung Jeet Kune Do mo, pwede kang mag-ulti Flickr para ma-reposition yung sipa mo. Kung bitin pala, bakit hindi ka nalang mag-shunpo? Sayang naman yung Flickr. Pwede naman, kaso hinahabol mo kasi yung reaction time ng kalaban dito. Kung mag-shunpo ka pa, medyo dadagdag pa yung cast animation nun. Pwedeng makapag-flicker o dash na yung kalaban bago mo pa masipa. Hindi katulad kung sisipain mo na kagad para hindi na makapag-react, tapos gagamit ka ng flicker para ma-reposition yung sipa mo. Para naman hindi maging predictable, may mga gumagawa din ng dalawang Jeet Kune Do muna tapos ulti kagad o kaya ulti flicker para ma-reposition yung sipa. Pagtapos ng ulti, saka nila binibitawan yung huling Jeet Kune Do. Maganda to pagka makunat yung target mo tapos yung sipa mo papasok sa tore para double CC. Matagal mabababad yung kalaban sa tore. Oo nga pala, syempre di ko naman matuturo lahat sa tutorial na to. Kaya kung may na-miss man ako o may alam kayong tips, comment mo lang sa baba. Bilang pasasalamat sa tip na ibibigay mo, mamimili ako ng 10 magandang tips, tapos iraraffle natin sila para bigyan ng elite skin kung sino yung mapipili sa raffle. Kung di man napili yung tip na binigay mo, okay lang yan. Kasi matig, kasali na kagad yung tip mo sa monthly epic skin raffle natin. Mamaya ipapaluwanag ko yung mechanics para sa monthly epic skin raffle. Pagdating naman sa emblem, killing spree kung tingin mo mas dadalas kang sumama sa clash. High and dry naman kung feeling mo mas mag-i-split push ka. Pagdating sa build, Blade of Despair para sa burst damage. Endless battle kasi madali mo lang natitrigger yung passive nito. Windtalker naman kasi maganda tong source ng attack speed para pag sumasalisi ka. At saka para na din sa passive niya, mas matuling ka makakapag-clear ng wave, dagdag mo pa yung additional critical chance nito. DHS, good source din to para sa attack speed mo at saka pang counter sa mga high HP o sustain na XP laner. Sila kasi yung kadalasang nagde-def pag sasalisi ka. Last item naman, syempre yung best physical late game item, Malefic Roar. Hindi man ikaw yung nanalo last October Epic Skin Raffle natin, okay lang yan kasi meron ulit tayo this month. Simple lang yung kailangan yung gawin. Mag-comment ka lang sa kahit anong video o sa lahat ng videong mapapanood nyo na i-upload ko ngayong October. Basta make sure lang na magko-comment lang kayo sa mga videong pinapanood nyo. Kasi tinatag na spam ni YouTube yung mga comment lang ng comment kahit hindi pinapanood yung video. Sayang tuloy yung entry nila kaya konti lang yung nakasali last month. Good luck. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.